Itayo po ang lahat. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sumainyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sa pamamagitan niya, nakilala natin ang Ama. Siya ang daan patungo sa nais nating puntahan, ang tahanan ng Ama. Siya ang nagpahayag ng katotohanang anak siya ng Diyos, at sa kanya rin masusumpungan ang kasagutan sa lahat ng pagdududa, pangamba at walang hanggang pagtatanong tungkol sa buhay ng tao. At kung nanaisin nating tahakin ang alok niyang daan at tukdin ang ipinayag niyang katotohanan, tiyak tayong magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angkan ng Diyos. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ay aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi din lang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi nila, hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukalaan ng mga apostol.
kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos, at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem, at maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila, kayong masunuri magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan, tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy, tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal Niya ang gawang matapat, ang pag-ibig Niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga, hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual, at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos, dahil kay Hesukristo, sapagkat sinasabi ng kasulatan, "Masdan ninyo, itinayo ko sa Siyon ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang maging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Tatapuat kayo ay isang lahing hinirang mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, tungo sa Kanyang kagila-gilalas na kaliwanagan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Alleluia. 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 Ikaw, Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay.
patungo sa amang mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kaniyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawaing ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming, mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, habang tayo po ay naghanda para sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, ang mga ebanghelyo ay nagsasalaysay sa atin ng mga huling habili ni Kristo sa kaniyang mga alagad. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay isang magandang kaloob ni Jesus
tungkol sa ating inaasahang buhay na walang hanggan sa kalangitan. Kung mapapansin po ninyo, ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay kagayang-kagaya ng ating ebanghelyo noong Biyernes. Kaya naman, nais ko muling ibahagi ang tatlong mahalagang pahayag ng Panginoon na kitang-kita nating matatagpuan sa ebanghelyong ito. Unang-una, isang panawagan para sa ating lahat, para sa ating panahon sa kasalukuyan. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Ito ang mismong pahayag ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Dahil sinasabi niya na bilang mga tao, napakadami nating mga alalahanin. Marami tayong mga iniisip, kahit hindi naman kailangan. Kaya nga, nung Biyernes, nabanggit ko na rin na sa dami ng ating mga iniisip, marami na sa atin hindi makatulog. Mga mukhang patay na. Sa dami ng stress at sa dami ng problema at alalahanin na daladala sa kaniyang puso. Magbibigay ako ng halimbawa na bahagi ko na rin ito nung Biyernes. Hindi makatulog dahil takot maubusan ng yaman at pera. Yung iba hindi makatulog sa dami ng kaaway. Walang pagkakasundo sa kapwa. Hindi makatulog yung iba dahil biglang iniwan ng boyfriend o girlfriend. Yung iba hindi makatulog sa dami ng gastusin at bayarin. Hindi makatulog yung iba sa daming niloko at pinagsamantalahang kapwa. Kaya nga may mga pagkakataon na tila baga ang tingin natin sa buhay, napakalupit at napakabigat. Ngunit alam mo mga kapatid at mga kadeboto, ang paalala sa atin ngayon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, 365 times itong inulit sa ating banal na kasulatan, huwag kang matakot. Gaano man kabigat ang problema mo ngayon, tiyak yan, may solusyon sa ating Panginoon. Gaano man kalubha ang karamdaman o sakit na taglay mo sa kasalukuyan, may kagalingan mula sa Panginoon. Gaano man kabigat ang pinagdaraanan mo, may kaginhawahang naghihintay sa piling ng ating Panginoon. Kaya nga lagi kong sinasabi, basta manalig ka lang, kapit ka lang, dahil ang Diyos, kailanman, hindi yan marunong magpabaya. Kaya nga, lagi nating sinasambit, tanging Diyos lamang ang ating maaasahan. Ang mga tao, bibiguin tayo. Ang mga tao, nauubos. Ang mga tao, may hangganan. Ngunit ang Diyos, sa kanyang kabutihan at kagandahang loob, walang katapusan at hindi mauubos. Kaya narinig natin sa unang pagbasa na nararapat lagi tayong magpatuloy sa ating buhay dito sa lupa, lalong-lalo na sa ating mga buhay panalangin at sa ating buhay paglilingkod sa salita ng Diyos. Narinig natin ang pagpili ng mga unang komunidad ng Kristiyano sa 7 lalaking puspos
ng banal na Espiritu. Dahil sila ang mga inatasan ng simbahan upang tugunan ang pangangailangan ng ating kapwa. Kaya tayong lahat na may pananalig sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, inatasan din tayo upang maging buhay na saksi ni Kristong muling nabuhay. Ikalawa, sa bahay ng aking ama, maraming silid at paroroon ako upang ipaghanda kayo ng matitirhan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, napakagandang paalala sa atin ngayon na ang buhay natin dito sa mundo hindi magtatagal. Panandalian lamang. Gaano ka man kalakas, gaano ka man kaganda, gaano ka man kayaman, matatapos at matatapos ito. Dahil ang buhay natin, panandalian lamang. Gaano ka man kahirap o kakomportable ang iyong buhay sa kasalukuyan, panandalian lamang yan. Ibig sabihin, hindi magtatagal. Anumang tigas o lambot ng iyong tinutulugan, panandalian lamang yan. Dahil ang tunay nating tahanan ay ang langit, doon sa kaharian ng ating Ama. At hindi na tayo doon magsisiksikan at magkakagulo. Kung tayo ay may pananalig at magiging tapat sa ating pananampalataya, ang ating mismong Nuestro Padre, Jesus Nazareno, inihanda ka na ng iyong matitirahan sa langit. Kaya nga narinig natin sa ikalawang pagbasa na ipinapaalala naman ni San Pedro na tayong lahat piniling bayan ng Diyos. At dahil tayo'y piniling bayan ng Diyos, ang tunay nating tahanan, hindi sa lupa, kung hindi sa langit. Dahil ang kabayaran ng mga taong may pananampalataya at pananalig sa Diyos ay ang kaginhawang matatamo natin sa kaharian ng Diyos. Ikatlo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Maliwanag po na sinabi ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, na tanging siya lamang ang magiging katuturan at tunay na kahulugan ng ating buhay sa mundo. Siya ang nag-iisang daan patungo sa ating Ama. Siya ang katotohanan na sa atin ay magpapaalaya mula sa pagkaalipin natin sa mundong ito. Siya ang katotohanan na magbibigay sa atin ng tunay na liwanag at direksyon. Siya ang katotohanan na magbibigay sa atin ng buhay na hindi na kailanman matatapos. Siya ang dahilan ng ating paghinga. Siya ang dahilan kung bakit tayong lahat naririto, kung bakit tayo nabubuhay, kung bakit tayo umaasa, nananampalataya, at umiibig. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tatlong mahalagang bagay huwag nating kakalimutan. Una, anumang pagsubok na ating kinahaharap, maging ngayon o sa darating na panahon, manalig tayong lagi sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ikalawa, ipinaghanda na tayo ng silid sa langit sa ating tunay na tahanan. Kaya kumapit tayo sa Kanya. Maging buhay na saksi tayo
ng kanyang pag-ibig at pag-asa. At ikatlo, huwag tayong maghanap ng iba pa. Huwag tayong mag-alinlangan. Si Jesus ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ang nag-iisa at ang bukod-tanging tunay na daan, katotohanan at buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Batid ng Ama ang lahat ng ating pangangailangan bago pa man natin ito hingin sa Kanya. Ngayon ay lumapit tayo sa Kanya at buong pagtitiwalang dumalangin sa bawat panalangin ang atin pong itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, relihiyoso at diakono, patuloy nawa nilang akayin ang kawan patungo kay Kristo na tagapamagitan ng Diyos at ng tao at siyang gagabay sa amin sa landas patungo sa Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng bawat bansa, tulara nawa nila ang paglilingkod ng mga unang diakono ng ating simbahan upang maisulong nila ang katarungan at kapayapaang panlahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naguguluminahan, nakakaramdam ng kalungkutan at may iniindang takot sa puso, makasumpong nawa sila ng lakas at pananalig kay Kristo na siyang ating daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makarating nawa sa silid na inihanda ng Ama sa kanyang kaharian ang mga kapatid nating na mayapa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, ibinigay mo ang iyong anak na si Jesus bilang gabay namin. Turuan mo kaming makinig sa Kanya upang makamit namin ang iyong kaharian kung saan siya'y nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming pagpapala na aming
pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinagpasalo mo sa iyong buhay na namumukod-tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo
na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig nang kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakadami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mapapanatag.
at kaligtasan. Panilidol ko ka ng panaligan, puso'y di ihihilig sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan na aking lakas at Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled water para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Pinapaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko po ang lahat habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay paggamitin nawa niya ng kaniyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya,
ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.